And for me, kung papapiliin ka Kaja or Saber late game, mas pumapabor ako sa capability ng Kaja. Yes. Kasi yung Saber, yung kanyang triple sweep ay pwedeng ma-dodge out ng Purify. Exactly. And after ng triple sweep, kapag hindi ka nakapag, nakapag-burst, pwedeng mabuhay yung kalaban mo. Meanwhile, yung Kaja, yung suppress, ay wala kang kawala talaga. Tapos napakasakit pa nung rat sanction na passive. Yeah, and Retribution Saber. Pag naiinisip mo din kasi, pagka mag-initiate ka ng play, maganda Saber kasi minus 1 na agad. Kaso dito, for KelVJ, mahirap para sa kanya. Hindi siya pwede manggigil na basta-basta lang siya papasok. Lalo na pag may turtle objective. Pagkapasok niya, mahirapan na, very open. So, kailangan niya pang i-take note kung kailan siya magre-retribution, kung kailan siya papasok. But yeah, for Omega dito, gaya na sinabi natin, assassin yung kanilang ano, medyo mabagal mag-farm, mahirap paganahin, pero possible naman with their poking group of capability. Tignan natin kung aabot sila sa point na poke, after poke, after poke, and then triple sweep para kay KelVJ. Kasi for me, NXP, sa draft and sa ability na mas madali yung laro, nasa kanila yung Johet, nasa kanila yung Lilia, hindi ka agad makakalapit bilang isang Saber. So, I feel na kung ikaw si KelVJ, ang hirap ng buhay mo. Tignan mo yung ginagawa ni Yawi ngayon. Yeah. Dine-delay yung purple buff. Ayaka, yun din kasi ano eh, kaya ka mayroong Johet, kaya hindi usually binaban si Johet kasi maganda siya na pang-counter, pang-reset, pero for Omega, maganda naman yung kanilang naging retaliation dun sa binigay sa kanila ng NXP Evos. And again, looking at the lineup, ang sakit pala talaga nung lineup ng NXP Evos dito, lalo na pag tumagal-tagal pa. Yeah, the damage from the Lilia, may black shoes ka sa Lilia na pwedeng mabuhay after the triple sweep. May damage kasi from the Kaja, pero dinadaan ng Omega sa mga paunti-unting outplay first blood na magmumula kay Ryzen. Magbabalik yung dalawang gold laner sa top lane ulit, and magro-rotate lang muna sina KelVJ na ito, Max. Ah, kasi ginagawa ng Omega dito eh. Alam nila na more on poke yung kanila lineup, kaya i-maximize na agad natin para hindi makagalaw dito yung players ng NXP Evos. H2 ah. Oo, pero naka-ready dito ang Omega for the turtle. Even H2 nandun sa may Genji. Gabang si H2 for the retry, pero nauna ngayon si KelVJ. H2 with the quad shadow kill, pero mapapa-out na lang siya. NXP ngayon, nire-respeto muna yung Omega, ganun din naman yung Omega, pero lalaban pa rin. Nice surprise para kay Ryzen, pero inuna si Ready J. Omega with the turtle buff, sabay nakakuha pa ng dalawang kill. Magre-reset muna ang NXP. Okay, for Omega, magandang out nila doon. Kaso magiging problema nga later on yung mga burst damage dito ng NXP Evos is pwedeng-pwedeng gumuhit dito since mga mili nga yung mga players na Omega Esports. Pero for NXP, ang nagiging problema na nakikita ko is medyo ang nagsiset ng tempo ay yung side ng Omega Esports. So possible, mag-rotate dito si Yawi or the Johet of NXP Evos para mapigilan yung advancement na ginagawa ni Chaknu. Parang I feel din kasi nakabisado ni Chaknu yung galaw ni Yawi bilang Johet, kasi Cho versus Johet to, paunahan lang to eh. Baitan lang to ng second skill eh. Bait mo yung Shunpo, bait mo yung ejector, yung unang ejector, and then kapag alam mong wala na, tsaka ka papasok. So, mind games ang pumapasok ngayon sa dalawang kupunan. This time, NXP, hahayaan na muna nila si KelVJ, hihinga muna sila, farm muna sila, at susubok pumitas. There you go, Renjo. Pulado siya, quad shadow kill para kay H2O. Nilabas na ni KelVJ ang kanyang blades, pero vengeance talaga! Ganda ng ejector na meron si Yawi, and no follow-up whatsoever para sa side ng Omega. Pero nandun pala! Late yung call dahil yung yin yang overturn ni Ito Max, yung magdirig na sa kanila. Wala si Yawi ngayon. Chakto with a tune po out. Renny J mag-aabang dito sa bandang gilid. One for one, hindi pala. There you go, Renny J! Pero si Ito Max ay mapapa second skill out. Pitin yung dash para makakuha ng burst si Renny J. Ang ganda nung spell dito ni pareng Yelly Haze natin. Nakita nyo ba yun? Sinipa purify na siya ni Chaknu, tapos may purify pa siya. After pa nun, meron pa siyang black shoes. So napakahirap dito for Omega Esports to single target yung Lilia dito na NXP Evos, which is one of the burst damagers ng team. Yun yung sinasabi natin kanina during the draft, na if papipiliin ka between Kaja and Saber, medyo Kaja ka kasi surprise. Kaja ka eh. Oo, dito kay KelVJ, if ever na-targeting niya later si Yelly Haze, isang purify lang ulit, pero middle lane, kamuntikan na. Yun nga eh.
doon mo makikita yung kalakasan ng Kaja late game talaga. That's why this time nabaliktad yung laban eh. Omega ang pressured na tapusin agad. Ngayon yung NXP, they have the capability to take this to the late game also. And alam mo, gusto ko lang i-point out dito, Chantel Wolf ha. Nung umaamba si KLBJ kanina, yes, may mga Purify dito, yung vengeance ni James. Binitaw eh. Binitaw, tapos nakita mo na nag-aalangan si KLBJ, alam ni James na, oh sige, ultian mo ako. Ganun eh. Oh, hindi kasi hindi siya kasi katulad ng Quad Shadow, na Shadow Kill, na invulnerable ka. Mm-hmm. So, ang daling kontrahin ng isang na triple sweep. Usually, ang Saber, ginagamit siya ngayon bilang position 4, pang mid lane eh, para meron kang catch at instant burst. Oo. Jungling, hindi siya gano'ng kabilis mag-push. Ang last siya kumuha ng kills, for sure. Pag-sustain din siya, pero hindi siya katulad ng isang, yun nga, Hayabusa, na yes, pwedeng bumabat sa laban mamaya. Yun nga eh, and Hayabusa can also go in and out and just proc the shurikens, di ba, Chantel? Yeah, tama. And ito, mabalik tayo dun sa Saber topic. Actually, for Omega Esports, nagiging problem din dito is kailangan nilang iset yung tempo nila para makapag-set up ng play para sa Saber. Ito, siset up nila si James. James, napakatagal na set up para kay James, pero NXP will also plan to get Ryzen in the top. Pasok si Yawi sa push this time. But Ryzen goes for the dash out. So walang makukuha yung NXP na trade. Let's see kung kukuha sila ng tower. Dahil hindi naman nagbasag ang OMG. There you go. Ito yung trade nila. Tore kami. Tapos kunin nyo na yung hero. Okay, magandang trade siya actually for NXP Evos kasi may hirapan dito mag-farm later on si Ryzen of Omega Esports. Although for Omega, may sagot din sila sa bottom lane, which is their strength. Ito na. Grabe. Chain stun. Inaliyop ni Yawi kay Rene J, pare. Grabe. Well, tignan natin dahil nako si Ryzen na pinita na lang lumaban pero wala siya nagawa pa dito. Max, of course, with the play. This time si James ang mawawala pero nandito pa rin si Nayeli Hayes. Naglabas ngayon si KLBJ ng mga blades. Tatlo okay ngayon ang nawala sa side ng NXP habang si Renjo umungert-ngert. Yeli Hayes and Rene J ang natitira sa kupunan ng EVOS. That is OMG winning that skirmish. Yeah, for the team fight, inantay lang talaga ng Omega na gamitin dito yung mga skills or mga ultimates ni Yawi and even James during that time. Kaya binitaw na ni Max yung kanyang yin-yang overturn. Gaya na sinabi natin for both of these teams kasi, ang pinakalabanan lang nila is going to be their timing kung kailan nila ibabato yung kanilang mga skills. And for that, nakita natin, very open yung space kay KLBJ even for the normal hit. At nakikita natin yung critical hits nung Saber kanina. Umahampas eh yung Saber natin. And Numa normal kasi alam niya na lamang siya doon kaya Busa kung normal na lang ilaban because of the items din na nakuha niya. Mas marami din siyang nakuhang kills. Kaya ang ganda ng trade-off mula doon sa Omega. Lalong-lalo na nagamit na yung Divine Judgment tsaka Ejector. Kumbaga Divine Ejector na yung ginamit doon kay Chakno eh. Ay, hinihintay nila. Kasi Ali, you play eh. Uy. Ang ginagawa nga ni Yawi. Pero ngayon si Kelvin oh! Target. But it's Omex with the yin-yang overturn. Si LA's ngayon madadadya yung agat. Pero okay lang daw sabi ni Renjo dahil yun yung mga stomps ng big guy. Renjo Jay ngayon inahabol ni Chakno. Omega. Pinag-uusapan natin si KLBJ, pinag-uusapan natin si Renjo, pero may tignan nyo yung Kagura. Tito Max, 4-0-5 sa laban na to. Yeah, 9 out of 9, nandun siya. Perfect kay DA, actually kay Tito Max. And yeah, kasi alam niya kung saan niya ibibitaw yung skill niya dito as much as possible. Pinipilit, I think, binibait dito ng Omega Esports na lumapit. And ang deadly pala dito, actually literal na deadly for NXP EVOS is yung unstoppable force. Literal na unstoppable. Nakita natin kanina napakalalim nung napuntahan niya na. And Omega was just waiting there. Naghihintay lang sila kay Yawi eh. Kasi they know that Yawi's coming eh. Mm-hmm. Ilang beses na nilang napanood yung pods, yung capability ni Yawi to set up plays. Nakita natin yun kanina, Wolf, yung ejector to the Divine Judgment play. At yun ang palang hinihintay. Hindi pala kailangan yung triple sweep na burst. Dahil nandoon pala yung Kagura. Ito na si H2O ang pagpangon. Pero sinipa siya nga ni Chakno. Kinagat! Makakawala si H2O this time. Kamunti ka na. Okay. But OMG! Tuloy-tuloy ang pagiging agresibo, Chantel. Grabe yung dalawang teams natin dito. Ito yung mga klase ng laro. Parang pati ikaw, hindi ka makakahinga habang naglalaro ka. Kasi during that time, akala natin mamamatay na dito si H2 pero nakatakas pa. Pero again, it's all about kung sino yung unang aasim. For the side of Omega Esports, nakita kasi nila dito ng mga players na NXP is
paalis na. Yeah. So pigilan natin, hindi kayo pwede umuwi. Kailangan makakakuha kami ng kill dito. Pero for Omega, kailangan nila i-take note na mabilis din at masakit ang possible na backup dito na NXT EVOS. Yung Omega, problem sa kanila is medyo all-in yung kanilang strategy. Lalo nga yung Saber. So super duper all-in na kahit makuha siya ng kills, namamatay siya. So if you imagine, nandun din siya sa 10 kills, pero 3 beses siyang namatay. Yeah. Every time na mag-teamfight ng Omega, you can expect the Saber to go down kasi may mga counter kills ng NXP. That means na Omega ang magiging bida talaga sa mid to late game ay yung kanilang Kagura at saka yung Pakito kasi sila yung meron. Oh, speaking of Kagura, sabi ni Yawi kanina ka pa, James ngayon, kumakagat na. That is the shutdown na nagmumula ngayon sa NXP. Napansin na nila Wolf, napansin na nila Chantel na si Ito Max ang problema. Sasabihin ko pa lang sana, kailangan targetin nila si Ito Max. At yun nga yung ginawa ni Awi. Nabasa ni nila yung nasa utak ko na kailangan makuha nila. Kinuha na nila bago ko pa masabi. Nanostrahan nila at alam mo. Ako pa na yung coach. Nanostrahan nila eh. Parang ikaw pa yung coach, Chantel eh. Oo, yan. Basta yun, pero top lane. Yun lang. Renny J is down, ladies and gentlemen. Nako, James, magpupumilit pa ngayon ng NXP dito. Meanwhile, si H2O nasa bottom lane. Pero nako, 3-on-2 ang nangyayaring laban this time. H2O will actually get Ito Max. Lalaban pa rin si Nayawi dito. Renny J, nako, tumatak mo na si Kuya Yawi habang nandun si Yelly Hayes. Yelly Hayes ngayon with the shadow walls, the shadow glooms. Chakdo ay hindi na magsusurvive pa. OMG, ay all in talaga, pero biten ang kanilang nakukuha. Okay, for that, medyo nahirapan din kasi si Yelly Hayes na ibitaw yung kay mga Shadow Energy and even the Gloom kasi malikot yung mga players dito ng Omega. So, damar na gusto niya magbigay ng skill, automatic na dadudge dito ng mga players ng Omega. Pero yeah, Reto Max, that is the genius wand. Mas masakit against Yawi later. Uy, on. Oh, yun lang. Ito yung the burst. The burst eh. The burst? May burst. May burst kasi talaga Chantel eh. Yes, you know what? Ito yung maganda sa lineup ngayon ng NXP eh. Kahit na may mga skirmishes na natalo sila dito, they can definitely put a punch na ko. Let's see, apat pa rin ang buhay ng Omega, pero ito yung Shadow Kill nagmumula syempre kay H2O. At ngayon, dalawa na yung wala sa side ng Omega, pero makakill pa rin si KLBJ. Tumatakbo na ngayon ang Omega. There you go, H2O with the shurikens! Tignan nyo! Ang baksik ko! 5 kamote, triple kill para kay H2O! Oh my goodness! Grabe! Yung NXP doon, napaganda pa nga yung paghatak nung Barats dito na Omega. Mas napalapit si Tams, pumasok dito yung NXP. And that is it! Apat yung patay sa Omega plus a Lord for NXP EVOS. Gusto exhibition! Exhibition pa! H2! May exhibition! Freestyle Hayabusa! Nalito yung Lord eh! Oh! Nakalimutan na rin ni Lord na mag-recept. Siyempre, kinulang sa pindot eh. Triple kill. Parang dapat iminyak. Ginawa na rin sa Lord, pare. Ano yan? In exhibition, men. May exhibition pa. Yan yung makapasok sa freestyle. Bruno Mars. Pero yan. 12-14, guys. Again, perfect execution para sa NXP EVOS. Meron pa Lord, pero again for Omega dito. Pero sila pa. Nakakula ako din, nalito din ako dun sa nangyari doon. Pero yeah, for NXP, ang ano dito is meron silang AOE. Ang ganda ng targeting nila dito against Ito Max. Yun yung pinaka nagiging susi para makalamang sila dito sa ating laro. There you go. H2O running wild, ladies and gentlemen. 12-14 after ng mga ilang skirmishes na nakakapitas ang OMG. Sa wakas, NXP, nagamit nila yung Lord this time. Aabot na tayo sa puntong mag-freeze ang lane. Late game na nga ba para sa OMG? Tatlong turtle lang meron sila, pero NXP, hindi na sila pinapahinga pa. Nako, nahuli pa. Oy, nako, sino to? Si Chakno! Chinook Chak, si Chakno ni H2! Grabe doon talaga, nakikita natin dito yung presence of mind ni Renny J. Pagka nakikita niya at alam niya ng mga players dito from Omega Esports, automatic ginagamit niya ang kanyang divine judgment. There you go. There you go. May ejector pa magmumula kay Yawi dito. Sino ngayon ang main target ng side ng OMG? That is going to be James. Pero ngayon, mapa-flicker out si Renjo na paggamit na ng blades si KLBJ. Pero itutuloy pa rin ba nila yung laban? Hindi na this time. Magkakaroon ng disengage yung dalawang kupunan. Respeto para sa NXP.
walang napapatumba yung OMG, NXP, Standing Tall, Wolf and Chantel. Mahirap kasi talaga eh. Sobrang hirap for Omega na dumepensa na gusto lang kumuha ng kill. Depensa kasabay ng kill rather. Kasi kahit sino pwedeng, kahit sino sumilip dito for NXP, Evo's automatic. Meron ka ng ano, yung tinatawag natin na alley-oop play. Ma-divine judgment ka na, pwede ka pang i-ejector dito na Yawi. Pag gusto mo mag-flicker out, unstoppable force, automatic. Pero yeah, ayan na naman, na-ejector. Na, may combo talaga eh, combo routine eh. Kung merong Stockton to Malone, merong Yawi to Rene. Meanwhile, eto na naman yung surprise na meron dito by Judgment. Pero may haunting lifesteal. Pero nakumawala si Rene. But there you go. What was that? Burst! Aliyup! Aliyup is real. Habang si Yawi ngayon ay tumatakbo na. Nandito pa rin. Sina KLBJ, buhay pa rin sila. Habang there you go. Nako, James with the sights pinalapit pa. James, meron ko siyang immortality. Napag-abi ko siya ng vengeance. Kahit may outplay, kahit niya ba? Una, Nandito pa rin si Yawi with unstoppable force. Eto na, magpangon. But still, Yawi, dalawa na lang sila. Chuck Mamba, black shoes out si Hayes. Pero si Ryzen ay nandun pa rin. Uppercut. Oh no! What is happening? Grabe! Omega nakakuha pa ng lima. Oh, grabe yun. Nakita natin. Oh. Kasi kanina, NXP Evos. Ben, nag-PM na si Madam. Si Madam A, nag-PM eh. For the ratings. Di mo nabasa yung memo kasi na for the ratings eh. Wala men, napayungan ni Eto Max kanina. Payong kaibigan. Payong kaibigan, literal. Ang ganda na sana ng Yawi to Rene combo. Kaso, yung yin yang overturn, that is the main problem. Kung ikaw ang NXP, kailangan maging careful ka. Kailangan alamin mo saan pupunta yung payong ni Eto Max. And speaking of payong, ito yung mga klase ng payong kanina nangyari kay Eto Max na akala mo nasara mo na, galing ka sa ulan, tapos biglang bumukas. Bumukas. Nagulat ka basa, na lang. Basa pa lang. Basa pa rin. Tsaka ano ah, may isang nakaligtas dun sa payong. Ang ginawa ni Chuck to, inaliyup niya. Pabalik sa payong. Pabalik dun sa payong. Grabe. Ibang, Chuck Mamba. Chuck Mamba. Yeah. But still for me, NXP leads in scaling. So 15 to watch 19. Watch out pa rin. Omega. This is the Omega magic. Last 30 seconds, mga kaibigan. Yan na. Here we go. 18-minute blessing. 18-minute shot. Effective ba? Sabi ni Awi kanina ka pa, Chakdo. Chakdo ngayon, kulado ang inert. Ngert na. Mangert nga. Chakdo, minasend. Double knock-up. Meanwhile, doon sa batang kill. And 3-8 points. KLBJ! Habang ngayon, si James ginert ngert na. Si KLBJ. KLBJ, mabubuhay pa siya. Yun yung vengeance mula kay James. May sipa na naman mula kay Chakdo. H2O ngayon. One-on-one win radio. Mapapa-out si H2O. Habang sina Chakdo ngayon, buhay pa. Ren J is down. 40 seconds down. Wala yung Kaja. 20-15, Omega. Walang retribution si KLBJ, meron si H2O. Hinanap lang kanina ni KLBJ si Rene J. Sabi niya, kanina mo pa hinihila si Eto Max, bakit hindi na lang kita patayin? Pero yaga, tama sinabi natin dito, for Omega, meron na ring retribution si KLBJ. Nakaredy na, nakaset up na ang ating mga player. Inaabangan nila si H2, actually H2. Nag-aabang ngayon ng retry, pero naku, dagot sa matang gilid si James yung nawala. Oh my God! 18 minutes na po. Jack Mamba talaga! Ang kamandag, mga kapagsipa si Jack no dito. Habang si H2 napagamit na rin ang kanyang ultimate. Out para kay H2, glooms para kay Elihis. Pero sumasapak pa rin si Ryzen. Ryzen to the occasion! And now ngayon, tignan natin, nagtatabi-tabi na ang Omega. Dalawa na ang wala sa NXP. We have ourselves a ball game. 19 minutes na. Eto na, Yawi to Rene combo. Ah, naka-flicker. My God. Ang kukunat ng mga players ngayon ng Omega. Kitang-kita na naman natin lahat ng mga pwedeng ibitaw, binitaw na. Pero minus 2 yung NXP. Pa rin. Ang kunat ni Renjo. Ang kunat nila lahat. yun na yung stop. Tama si Chantel. Ang kunat nila lahat. Pwede ba natin yung items si Chantel? Kasi nagulat ako si KLBJ. Akala ko talaga
dead to rights na yung Saber, pero nabuhay pa siya doon. Nabuhay pa siya, naka-immortality pa siya. Oo, ano yung item nito? Akala ko rin deads na si Renjo, kasi yun na yung ano, Dwayne Wade to LeBron, aliyup yun. Aliyup eh. Stockton to Malone eh. Parang wala nga naging baho sa HP niya kanina, pero yan. Yeah, wait to Renny James na eh. Yun nga eh. Yeah, wait. Pero yun nga, Chantel eh, looking at the items right now, ano bang meron? Oh, defense! Wala siya defense! Nabuhay lang talaga! Actually, oh, kulang din yata dito yung hindi eh, may damage item din dito yung ani. May halong ano na rin to, may halong lakas ng immortality, at saka big guy na meron din kasi stuck kanina. Yung big guy kasi resistance eh. Oh no! 56% kanina! 70 to 30 na! NXPE boss, yung momentum kanina. Meron talaga eh. May magic talaga eh. Kung ikaw ay nanonood ng MPL, kung ngayon ka lang, I mean, nanood ng MPL, merong history ang Omega na kapag 18 minutes, gumagawa sila ng mga miracle comebacks. Pag ano na eh, pag 18 kahaba na yung laro, nabubunta na sa Omega. Kahit butas ng karayom ay pinapasok nila. Grabe. To get the victory and NXP, it's deja vu na naman. Oh, speaking of deja vu, at yung 18 minute natin, kanina talaga nung team fight sakto 18 minutes nandun sa my Lord's side. Oo nga eh. Parang, yun eh. Parang doon talaga din dinadali. Feeling ko, ano to eh, Madam Ata eh. Sabi, feeling ko kasi, it's all about the ratings eh. It's all about the ratings. Mataas ang ratings, ladies and gentlemen. Sunday night eh. Oh. Sunday night live eh. Pero ang crucial nga dito, ano eh, parang ready talaga eh. Bakit hindi? Pero yeah. It's Sunday night prime time eh. Pero eto ah, conceal. Don't para sa NXP. Kailangan muna natin huminga this time. Napaka-intense ang laban. Again, NXP, kaya nilang tapusin kanina. Pero sobrang miracle yung ginagawa ngayon ng OMG eh. Sobrang kunat talaga ng OMG. Tama yung sinabi ka dyan, miracle, kagaya na nakita natin kanina against the Renzo. Supposedly, kill na yun eh. Alley of play na yun eh. Pero hindi, NXP dito, gaya sinabi natin, kailangan lang nila i-build up ulit yung composure nila. Ang napapansin kasi natin dito, pag may team fight, parang nagiging watak-watak. Mm-hmm. Target nito si Ganto. Yung isa nandito, yung dalawa. Walang focus. Yan. Walang focus fire. Tough boots yung inawa ni KelVJ para din dun sa sustain. Although yung Divine Judgment, hindi niya mare-reduce yun. But at least, may konting kunat nga naman, lalo na sa Magic. At full pack na yung mga members ng Omega. Si Chakno na lang iniintay. Ano kaya yung susunod niyang item? Bilihan na lang ng potions din to eh. Chakno, naka-conceal siya ngayon. Grabe. Si Yawi ang kanyang tinarget. Sinipa niya si Yawi. No? Kaya bang ma-burst down si Yawi ngayon, Yawi? Kaya, sir. Sobrang kunat niya ba? Makapag-flicker out si Yawi. Yung flame shot hindi tatama dito. May yin yang overdrive pa rin pa. Kinagat! Sino yun? Si James! Napagamit si James ang Venyance ngayon. Napagamit na ngayon si H.O. na kanya. Ultimate pero tinagat siya ni KelVJ. Patay si KelVJ dito. May immortality. Binigtas ni Yawi si H2O! H2O is alive! Thanks to Yawi! Ngayon tumatak mo na ang OMG. Takbo habang may lupa! Chakto ngayon! Tito Max! Pero pumalag pa rin si Tito Max! Dito pa rin ngayon si H2O. Pumalag na din. Laban sa apat ang kukunat ng Omega! Oh my God, Yawi, takbo! Oh no! Royal Rumble sa Bitmen! Sobrang unat talaga! Epic stage! Welcome to the Royal Rumble 2021! Grabe yung ligtas kay H2O, pero Omega! They're still alive! Ang daming tumalon! Ang daming nagyari! Ang daming nagyari! Para sila nag-volleyball nung pangyayaring yun. Kaliwa ka lang taas, pero nawala na immortality. I can't believe my eyes. What Winter is this? Winter Dragon! Omega forcing game number 3. Naisusulat! Naisusulat talaga! Kapag NXP versus Omega, hindi pwedeng game 2 lang. Grabe. What is this? Not like this. It's just lamang na ang NXP. Pero nung ano na inurasan ni, kumbaga inurasan na ni Madam A. 18 minutes, pagpatak na 18 minutes, nanalo sa Lord Fight. What was that? Sumakto din eh. Sumakto din talaga 18 minutes, Lord Fight eh. And yung sinulat ni Chandel. Sinulat ni. Pakita mo yung sulat. Pakita mo.